Bago yung mission nyo sa barangay, eh, yung aking mission muna, pwede? Okay? Kung bakit yes kayo... Yes po, bossing. Yan po yung inaabangan natin at pinaghandaan namin, bossing. Ayun na nga. Nandiyan kayo sa barangay 8, Zone 1, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Ay, may dahilan. Oo, dahil ang mission natin ay may kinalaman sa lugar na yan, sa Dagat-Dagatan. Oo. At kaya kayo nandiyan ngayon dahil meron po tayong sulat na natanggap sa Dear Eat Bulaga. Okay. Taga-dyan. Kung inyong mamarapatin ngayon, pwede bang basahin ko muna? Opo, bossing, wala pong problema. Hindi ko po kayang basahin, alam nyo naman. Hindi malabo mata ko, pero hindi ako marunong magbasa. Tagalog ba yan? Tagalog ba yan? Hindi. Spanish. Spanish ko. Hindi, pababasa ko sana. Ito, Spanish ang Tagalog. Ito. Okay. Si bossing ang magbasa. Oo, malalaman nyo kung bakit nandiyan kayo ngayon sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Ito ang sinasabi niya. Dear Eat Bulaga, ako po ay isang first-year college student at may lola na ang edad ay 76. Siya po ang nag-aalaga sa akin. Simula nung ako ay pinanganak at saksi po ako sa araw-araw na pagsubaybay ng aking lola sa Eat Bulaga. Ang aking hiling ay mabigyan siya ng isang maayos na refrigerator. Dahil matagal na po kaming nagtsatsaga sa isang styro box upang hindi mapanisan o masayang ang pagkain. Nais din po namin magtinda ng yelo o ice candy pandagdag sa aming panggastos sa araw-araw. Gusto ko pong mapasaya ang aking lola sa isang simpleng regalo sukli sa kanyang pagsasakripisyo sa akin. Maraming salamat, Double Gods. Hello, Alan K. Wala naman pala. Special mention. Wala. Hello, Alan K. Sana magamit namin ang refrigerator mo. Nagmamahal, Roseanne Kabiling ng Caloocan City. Dagat-Dagatan, Caloocan City. Nandiyan dapat si Roseanne. Okay. Ang tanong ko, Mayor. Nakita niyo na ba? Alam niyo na kung saan matatagpuan si Roseanne. Bossing. Kanina po, pinahanap na namin si Roseanne. At ito po, tinuro agad siya ng mga kapitbahay niya rito dahil napakabait na bata raw po nito si Roseanne. Kaya ito po, nandito po si Roseanne. Roseanne! Roseanne! Roseanne, halika. Halika. You know, hi! Ito po, si Roseanne, bossing. Hi, Roseanne. Microphone mo. Hello po, bossing. Hello po, ano. Alan K., Tito Joey po, and si Ryan po. Tito Sen po. Hello po sa inyong lahat po. Hello. Roseanne, ilang taon ka na? 19 years old po. 19 years old? Apo. First year college daw siya. Anong kinukuha mo? Nandidinig ba niya ako? Okay. Anong kinukuha mo sa kolehiyo? Accountancy po. Okay. So, ang lola mo nagpalaki sa'yo? Apo. Bakit? Nasaan ang magulang mo? Nasa Tundo po sila. Hindi ko po sila kasama po. Oh. Ilan ba kayo magkakapatid? Bakit? 5 po kami. Tapos yung panganay po, pumanaw na po siya. Ah, wala na yung panganay. Tapos ikaw, pang ilang ka? Pang-apat po ako. Pang-apat? Bakit ka sa lola mo lumaki? Bakit ang lola mo nagpalaki sa'yo? Kasi po nung 2 months lang po ako, nagkasakit po ako. Tapos yung lola ko na po yung nag-alaga po sa'kin. Hanggang ngayon, si lola mo nag-aalaga sa'yo? Apo, hanggang ngayon. At? Si lola po. Ang simpleng hiling mo ay refrigerator. Para hindi na kayo gumagamit ng styro... ano ba yun? Styro box. Na nilalagyan ng yelo. Styro box. Andito yung... Apo, bossing. Bossing, ito po yung styro box nila. Mabigat ba? Mabigat. Ito yung gamit nyo ngayon. Apo. Bossing, ito medyo sira na rin nga. Ito, yung pinakatakip niya. Simula 2 years old pa kasi siya niyan. 2 years old? Grabe ka naman. Tapos, ayun, may mga laman, may mga yelo. Ayan, ot. Ito yung ginagawa nila, nilalagyan nila ng basahan o t-shirt.
para hindi malusaw agad. Yung pero yelo. Nalulusaw pa rin talaga yung yelo. Oo naman. Lalo na ngayon, tag-init. Malapit na. Ewan ko, tag-init na ba? Oo, ilalagyan nga ng ipa. Yung unang panahon niya. Dati yung refrigerator namin, sako. Oo. Nilalagyan ng ipa. Sako. Ngayon, ano kami, balikbayan box. Mm-hmm. Pero may tinatanong si Tash. May tinatanong si Tash. Ano raw yung ibig sabihin ng hinihika? Hinihika. Ano ibig sabihin na yan? Hinihikayat. Akyat yun, akyat yun. Okay, sige. Pagbigyan natin hinihikayat yung... Hinihikayat yung pagpagod. Oo. Pagbigyan na, eh, bigyan na natin yung hinihiling niya, yung simpleng kahilingan ni Rosane. Isang bagong refrigerator galing sa Hanabisi. Magaling yan. Wow! Magaling yan. Thank you po, Bossing. Main? Bossing, ito na po yung refrigerator. Huwag ka magpasikat, mabigat yan. Binubuhat na po. Ganyan binubuhat na po ni Main Cargador. Kasama ano ba? Ay. Ayan po. Pwede ba kami magpunta doon? Oo, tayo nalang lumaki. Kayo na lang kayo. Mabigat siya. Papunta yung mayor. Papakita mo sa kanya. Halika rito. Dito kayo. Opo, bago po kami lumapit, bossing. Pwede po ba namin tawagin na si Lola? Andito si Lola Linda. Andito ba si Lola? Opo. Sige. Eto na po si Lola Linda. Ano po? Lola. Halika kayo, Lola. Alam ba niya na sumulat si... Alam ba niya na sumulat si Rosane sa Dear Eat Bulaga? Alam niyo ba sumulat yung apo niya? Opo. Alam niyo po sumulat? Opo. Opo, bossing. Siya raw nagdikta kung ano sasabihin. Ha? Hi! Hindi. Pero Lola, nung sumulat yung apo ninyo, anong sabi niyo sa kanya? Kasi may mga lola na nahihiya, wag na lang, nakakahiya. Kayo po, anong naramdaman ninyo nung sinabi niya yun? Sulat ka dahil sabi niya na kasi wala tayong rep, nahirapan tayo araw-araw bumibili ng yelo. Minsan anim, pitong. Pag may natira kaming ulam, nilalagyan namin doon sa styrofoam. Nasisira? Oo, nasisira. Napapanisan kayo ng ulam? Oo. Dapat kutsara ang gamit, serving spoon. Konti lang naman yung ulam binibili ko. Ilan po ba kayo sa bahay? Ilan kayo sa bahay? Bali, yung anak ko po, nagtitinda po ng lugaw lang. Ng lugaw. Lola, eto po yung ano, munting kahilingan ng apo ninyo. Hey! Halika nyo rito. Hindi ko na nabuhat, Mayor. Hindi mo mabubuhat yan. Ano Men, hindi mo mabubuhat bakit? Yan dahil bakit, bossing? Maraming laman yan sa loob. Buksan mo. Ha? Kaya pala! Kaya pala! Buksan mo! Tingnan nga natin. Maraming laman na yelo. Ikaw magbuka. Ulam. May laman na ulam. Oh! Thank you so much po, bossing. Thank you so much. Oh. Ayan po, Nay. Nay, sa inyo po lahat yan. Nay, andyan na po lahat ang pangangailangan. May mga frozen goods from CDO Idol Cheese Dog. Ayan po. Laman yan, oh. Salamat sa Itbulaga, kay La Bossing. Alam. Kay ano, sa inyo po. Bukod po kayo magpasalamat sa amin. At siyempre po, kay La Bossing, sa lahat ng kasama natin doon, sila, ang TBJ. Ang Hanabisi, yung apo po ninyo. Siya po talaga, yung utang na loob na ginawa niyo sa kanya mula nung bata. Gusto niyang suklian kahit maliit na napamamaraan, pero para sa inyo. Mm-hmm. Ano po ang gusto niyong sabihin sa apo ninyo? Mahal na mahal ko po yan. Thank you na ka. Aray, may bagong rep. Hussein, anong gusto mong sabihin kay Lola? Para sa inyo po yan, Nay. Sumulat po ako para sa inyo po. Thank you so much po, bossing. Thank you so much po sa inyo lahat po. Okay, you're welcome. Ngayon, hindi na kayo mapapanisan. Sige po, bossing. At pwede nyo na rin simulan yung ano. Mapapanisan. Pwede na kayong mag-ice candy. Yes! Oo. Tama. Okay, congratulations. Ha? Maraming salamat sa sulat sarado po. Sarado natin, baka lumabas yung ano. Maraming salamat, Rosane. At salamat sa pagmamahal mo sa lola mo. Thank you po, bossing. Okay, marami pang kwento ang parating dito sa Eat Bulaga dahil kasama nyo kami sa inyong mga munting pangarap. Nagmamahal, Eat Bulaga.